Welcome back mga katropay, dito lang yan sa BB Girls! Here in Paigalingan! Hey, welcome back mga katropay! Ayan na nga, nakilala na natin ang first B-Believer today, kaya naman. At ngayon naman, ready na at handang-handa ng lumaban ang susunod na B-Believer. Kaya naman, panoorin. I'm B-Believer Kriska, 21 years old, ang world-class performer ng Sambales. Sa grupo friends ko, ako yung pinakatahimik, pinakamabait, yung tipong pushover na. Pero hanggang dun lang yan. Kasi pagdating sa sayawan... Ako yung pinaka-umaangat. Thank you sa mama ko na sinunod ko ang mga yapak niya. At sa sobrang pilit niya na 8 years old pa lang, sumasayaw na ako. Mula sa professional dance team nung college pa ako, guess what? Nakuha ako sa isang international dance crew na ngayon nagbibigay pa sa akin ng maraming trainings. Siyempre, para mas gumaling pa. Ngayon, kahit anong genre, mapa-acting at singing, pansinagan ang talent ko. Para maging 100% ready sa international, ngayon, dito sa BB Girls ako, Bibida. Ang bumangga, giba, lalo na sa mga moves niya mula sa Olanga po, B-Believer Christian! Yung sayawan niya, fierce. Oh. Yeah. May saka parang pang-international group talaga. Oh. Anong tawag dyan sa mga moves na nawag sumasayaw? Ngayon po tawag open style po. Hip-hop. Open style. Hip-hop pa rin siya, pero open yes. Style. Oh. Ano kaya yung close style? Meron bang ganun? O open style? Gagawa natin ngayon. Okay, pero ito sa VTR, sinabi mo na yung mommy mo talaga yung naging influence mo sa pagsasayaw. Ano ba yung mga pangmalakasang sayaw ng nanay mo? Even before, kahit dati po, or bago po ako naging college, na lumalaban po siya sa... ballroom dancing. Ah, wow! Oh. Yung mga ganun-ganun yan, di ba? Aba, yeah, aba. Ay, ay. Mga ganun yan. Oh. Yes! Yun po, lumabot po siya sa Manila. Una sa Olanga po lang, sa Sambales. And then, sa Manila umabot po siya, ganun. Mm. So, iba't iba po. Tulugo. So, like mother, like daughter. Dancer is din. So, siya yung nag-inspire talaga sa'yo na sumayaw. Opo. Dati po kasi ayoko pong sumasayaw. Gusto ko na sa bahay. Matulog. Oh. Tulog lang, no? Galing. Pero ang ganda niyan, for sure, marami kang magagandang tips na nakukuha sa mga projection, mga, di ba? Diba? Sobrang strict po niya. Lalo na pag sasayaw ako. Kailangan, lagi siyang may points or notes. Talaga. Oh. Ayun yung criticism. Ano yan? Constructive criticism. Para maging better ka. Correct. At ito pa, balita namin working girl ka ngayon, Krista. Ang tanong nga, paano ko nga papipiliin ka? Career ba o ang pagiging BB girl? Oh, alam, ang hirap niya. Ang hirap po. True na ba? Ay, ba? Pinapili na. Pipili po talaga. Ano ba yung mga priorities mo ngayon sa buhay mo? Ano ba yung mga gusto mong ma-achieve? Ayan. Well, ngayon po gusto ko po talaga magkaroon ng sarili kong company na production. Kung hindi pa matanggap dito, syempre. So ayun po, sobrang dream pa po dati pa po yan. Wow! Ang galing! Sana matupad mo yung pangarap mo na yan, Kriska, at mag-open ng door tong B-Believer mo. Yes. So, kagaya ng kanina kay B-Believer Kleng, gusto ka rin namin mas makilala B-Believer Kriska. At susubukan natin yan ang personality mo dito sa... Truth or Dare! Yes! Katulad kanina, simple lang ang gagawin natin. Again, pipili lang ang mga katropay kung ano ang gusto nilang gawin ni Kriska. Truth ba or dare? Yes, kapag truth, kailangan mo lang sagutin ito ah. Ano ang biggest lie na sinabi mo sa buong buhay mo? Ha?
At kapag bear naman, kailangan mong mag-makeup ng walang salamin habang sinasabi ang first impression mo sa aming tatlo. Naku, humanda ka, mga katropa. Ay, UCG. Pero ito, mga katropa. So, hindi nakasalalay kung truth ba or dare. Ang gagawin ni Bibiliver, Kriska, meron kayong 30 seconds para bumonto. Humanda na, mga katropa, ay vote na! Oh. Habang nagme-makeup na walang salamin. Naku, mahirap. Hindi naman kayo magiging itsura mo mamaya. Tanungin natin siya. Ano ba gusto mo, Kriska? Truth or dare? Truth na lang. Truth na lang. Pero para mas gusto ko yung dare, mga katropa. Medyo mapapahang, mga katropa. Kaso truth talaga ang binibili ata ng ating mga katropa. Yes. Malapit na matapos ang butuhan. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan! Dahil truth ang pinili ng ating mga katropa ay... Naliligo ka na. May shower ba dyan? Katotohanan lang ang dapat mong sabihin. Heto ang twist. Ah. Kapag ayaw mong ikwento or sa tingin namin hindi ka nagsasabi ng totoo, ha? Parang nararamdaman ko hindi ka agad siya nagsasabi ng totoo. Parang, pwede namin ipagawa sa iyo. There. Nako, yun ang mas nakakatakot. Mas nakakatakot yun. Kagaya ni Bibiliver, Kriska. Okay. Ito, no? Hindi, kagaya ni Bibiliver, Kleng. Heto ang tanong. Okay. Oh, yan. Ano ang biggest lie na sinabi mo sa buong buhay mo? Ang biggest lie na sinabi ko sa buong buhay ko is na naka-move on na ako. Oh! Naka-move on ka na. Ikaw ba? Ay, ready ka bang ikwento? Okay. Oh. Bakit? Single ba si Kriska ngayon? Oh. Single pa ako now, yes. Gaano na katagal single si Kriska? Matagal na po, as in, dati pa. NBSB. NBSB! Pero may nag-ibig sabihin ba ito, may nagustuhan ka na hindi na-develop at hindi nagkatuluyan? Yes. Hindi po ako na-reciprocate. Oh, so na-reject ka? Kwento mo naman kami. Ano ba? Well, friend ko po siya, pero ayun, nalaman ko na we're not the same. We're not on the same path. So, goodbye. Pero gaano ba kayo katagal? Nag-uusap ba kayo noon bago kayo mag-start? Ganyan? Apo naman po. Nag-uusap naman. Pero, ayun. Medyo. Alam mo yun, akala mo nandun na. Pero. Wala na pa. Nakakaiyak si Atisa. Nakakaiyak. Umiiyak si Sam. Naiyak na si. Ikaw ba naman matulungan ng tubig sa mata? Iiyak ka talaga. Galing airco. Iiyak ka talaga nun. Wet look ka na, Sam. Diba? Hindi, pero seryoso ha. Ang hirap niyan kasi parang papaano mo sasabihin naging kaibigan mo. Tapos na-reject ka, di ba? So, ang biggest lie mo ay naka-move on ka na. Ibig sabihin ba nito, until now, hindi ka pa rin naka-move on? On the process po. Oh! Ibig sabihin, sariwa pa rin talaga. Sariwa pa rin. Alam mo, ang masasabi ko lang, Kriska, ha? Minsan talaga, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo eh. And minsan, kumbaga, nakikita natin yung mga bagay na gusto lang natin makita, na hindi natin alam, may in-offer pala si Lord na para sa atin itong bagay na to. So malay mo, nandyan lang yung para sa'yo, pero hindi mo kailangan madaliin. At hindi mo kailangan dapat i-focus yung sarili mo sa ibang bagay na hindi talaga para sa'yo. Kasi kung totoong mahal mo sila, papalayain mo sila. Ay, ganda. Alam mo, ayoko makialam. Ayoko alamin kung sino. Pero ako anong pangalan nung lalaki? Bawal yun. Kaya nga hindi nga siya ano eh. Sige. Pero approve ba? Tingin nyo hindi nagsisinungaling? Oo, approve. Medyo ano eh, naano pa siya. Parang papatigil pa siya kasi siya na iba pa yung win. Okay. Kaya maraming salamat sa iyo, Bibiliver Kriska. Marami pang dapat abangan sa aming pagbabalik. At kasama na dyan ang Interactive Challenge, kung saan pwede kayong manalo ng papremyo. Kaya huwag alis, magbabalik pa ang BB Girls dito sa 5